Kamusta mga tropa? Itong video na ito ay para sana sa second week ng October, October 12. Kaso napaga ang pagsakay ko kaya hindi ko ito nagawa at na-upload. Ito yun mga tropa. Kahit na masasabi kong medyo matagal na akong nagbabarko, ay walang nagiging veterano sa ating mga trabaho sa dagat. Kahit na isang kapitan o chief engineer ay nahihilo din kapag tiyempohan ng isang barko ang isang malakas na bagyo. Hindi lang dyan nagtatapos sa pagsubok na dalan ng pagiging isang seaman. Isa pa sa hinaharap natin ay pagod sa trabaho at mga naiwan natin sa lupa. Kaya mahalaga sa atin ang salitang kamusta. So, what's up mga katropa? At dito tayo ngayon sa MOA. Yan. Dahil may pupuntahan tayong event ngayon para sa ating mga marino. So, ayan ano. Since first vlog ko ito, gusto ko pang magpakilala sa inyo dahil lahat dito tayo sa channel ay magkakatropa. So, graduate nga pala ako ng BS Marine Engineering at kasulukuyan ang posisyon ko ay third engineer sa barko. Ang company ko ay Splash Philippines at siya nga pala maraming salamat sir ma'am para sa pagbigay sa akin ng opportunity at hindi lang dahil sa pagbabarko kundi sa aking self-growth. So yan nga muna ngayon no at gusto ko rin malaman kung ano ang posisyon nyo sa barko at nasa ako pa niya ngayon. Baka pwede nyo akong may pasok dyan. Joke lang. Lahat ng comments at suggestion nyo ay binabasa ko isa-isa. Kung meron man kayong suggestion ay comment nyo lang pa ng baba. Or kung gusto nyo, PM nyo or DM nyo, aliman sa gusto nyo. Hi, ako nga pala si Ejo. At dito ka ngayon sa Happy Makinis. Tara, punta na tayo sa event. So ayun mga tropa, mga amigo, ang buong point ng event ay para maging aware tayo mga marino sa ating mga kondisyon. Paano natin ito maiiwasan at kung paano tayo makakatulong sa ating mga kabarong sumasailan sa depression. Bilang pagtulong ko din sa inyo mga kabarong, gagawa ko ng video episodes na sasagutin ko lahat ng mga tanong nyo na ipapadala sa akin. Kayo na bahala kung ano ito tanong nyo. Anything under the sun, ika nga. Comment nyo lang ba ng baba? O kaya i-DM o PM nyo? O alin man sa paraan na gusto nyo? Para simulan natin ang episode, meron na akong natanggap na message na galing sa isang estudyante ko dati sa isang school. At ito ang kanyang message. Ang tanong niya sa akin ay kung late na ba maging seaman sa edad niya na 25. At meron pa siyang 1 year para matapos ang kanyang academics. Ang payo ko sa kanya ay hindi pa huli ang lahat o walang too late sa kahit anumang paraan o di kaya bagay. Kung nawawalan siya ng pag-asa ay isipin niya lang na meron pang mga marino na mas doble pa ang edad sa kanya pero nakakasampa pa rin. Katulad niya nung oiler pa ako ay meron akong nakasama sa barko na higit na may mas edad sa akin at mas mababang posisyon. Ngunit kinuha niya ang posisyon at siya ay nakasampa ng barko dahil sa kanyang pagpupursige at sipag at sika. Walang late
o too late sa isang bagay kapag ito ay ginusto mo. Lalo na kapag sinamahan mo ito ng sipag at tiyaga. So yan ang payo ni Amigo Ezio. Kung meron man kayong katanungan, agam-agam o di kaya problema at ang hanap ay kausap, sumulat lamang sa email na makikita nyo sa inyong screen. De, joke lang. Pahirapan ko pa ba kayo? Susulat ko na lang sa baba, sa description. Tandaan, kapag nawawala ng pag-asa, magtiwala lang sa sarili. Sabayan ito ng sipag at tiyaga. Magdasal sa Panginoon para bigyan kanya ng tibay ng loob sa inyong mga pagsubok. Hanggang sa muli, tawa pala si Ezio. Ang nagsasabing, lagat, panganibang dala, tibayan ang loob sa pagsuka.